ang matibay na hangaring matugunan ng paghihirap, kawalan ng trabaho, kamangmangan, problema sa kalusugan at nutrisyon ng pinakamahihirap na sektor ng probinsya, ang nagudyok sa gobernador ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, na pagtibayin ang epektibong sistemang makatutulong na masuri ang estado ng kahirapan sa mga lokalidad. Ang paggamit ng Community-Based Monitoring System o CBMS ay hindi lamang makapagbibigay ng sistematikong datos. Makatutulong ding masuri ang lawak ng kahirapan sa lokalidad, matukoy ang dahilan, makabuo ng nararapat na patakaran at programa, makilala ang karapat-dapat na matulungan, at matimbang ang epekto ng mga patakaran at programa. Ipinakikita sa CBMS Provincial Report of Batangas ang estado ng probinsya hango sa iba-ibang poverty indicators sa ilalim ng Millennium Development Goals. Ang impormasyong nakapaloob sa ulat na ito ay base sa resulta ng CBMS na isinagawa noong 2009 sa 32 lokalidad ng Batangas na binubuo ng 31 munisipyo at isa sa mga syudad nito ang Tanawan. Ang dalawa pang syudad, Batangas City at Lipa City, ay magsasagawa pa ng CBMS sa mga susunod na taon. Ang matinding kahirapan ay tumutukoy sa proporsyon ng populasyon o sambahayang nasa estado na mas mababa pa sa kakayahang mabuhay. Target ng MDG ay mabawasan ng 50% ang proporsyon ng mga taong kumikita ng mababa pa sa $1 mula taong 1990 hanggang 2015. Sa 346,000 sambahayan ng probinsya, 40% ang nabubuhay ng mababa pa sa nakatakdang kita upang mabuhay. Ang mga munisipyong may pinakamataas na proporsyon ay Laurel, Balete at Agoncillo. Samantala, ang mga munisipyo namang may pinakakakaunting mahirap na sambahayan ay San Pascual, Taal at Calatagan. May 18 munisipyo ang nagtala ng maraming insidente ng pagkagutom na mataas pa sa resulta ng probinsya. Ang pagkagutom ay malala sa mga bayan ng Balete, Laurel at Agoncillo na nasa 51 hanggang 55%. Noong 2009, nagtala ang probinsya ng 85% ng nagtatrabaho na nangangahulugang may 15% ang hindi nagtatrabaho. Ang tatlong pangunahing munisipyo na nagtala ng mataas na bilang ng nagtatrabaho ay San Pascual, Tuwi at Padre Garcia. Sa larangan naman ng malnutrisyon ng mga batang may edad 0 hanggang 5 taong gulang, nagtala ang Batangas ng mababang proporsyon na 2% kumpara sa resulta ng rehiyon na may 22%. Maraming makabuluhang pagpapaunlad ang naisagawa sa Batangas upang maparami ang nag-aaral sa elementarya. 6 pag-aaral sa elementarya ay kinakailangan at libre. Sa Batangas, 82% ang nag-aaral sa elementarya at 65% naman ang nag-aaral sa mataas na paaralan. Mababa naman ang proporsyon ng nag-aaral sa kolehiyo sa 29%. Ang mataas na porsyento ng populasyon ng marunong magbasa at magsulat sa Batangas ay naghuhudyat ng pagkakamit ng 100% literacy rate sa malapit na hinaharap. Sa pagpapababa ng kahirapan at pagpapaunlad ng lipunan, mahalaga at kinakailangang sangkap ang kababaihan. Makadaragdag ang lakas ng kababaihan sa kalusugan ng buong pamilya at komunidad, gayon din ang pagpapabuti ng kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Sa Batangas, halos pantay ang bilang ng babae at lalaking nag-aaral sa elementarya. Nakakaroon ng pagkakaiba sa bilang ng babae at lalaki pagtungtong ng mataas na paaralan kung saan mas marami ang babae kaysa lalaki. At mas mababa naman ang bilang ng mga kababaihang nag-aaral sa kolehiyo kaysa sa kalalakihan. Ang di pagkakapantay na ito ay hindi naman lubhang malaki ang agwat. Ang pagtataguyod sa lakas ng kababaihan sa aspeto ng edukasyon ay hindi malaking suliranin sa Batangas. Nilalayo ng MDG na mabawasan ng 2/3 ang namamatay ng mga batang may edad 5 pababa mula taong 1990 hanggang 2015. Ang bilang ng mga namamatay na bata sa probinsya ay napakababa. Sa bawat 1,000 ipinanganganak ng buhay sa mga batang may edad 5 pababa, mas mababa sa 3 ang namamatay. Samantala, 7 lamang ang namamatay sa mga sanggol na 1 taon pababa.
Tuwi ang nagtala ng pinakamataas na bilang ng mga batang namatay, sinundan ng Mabini at Lubo. Ang mga munisipyo namang nagtala ng pinakamababang bilang ng mga batang namatay ay Rosario, Ibaan at Alitagtag. Ang ikalimang layunin ng MDG ay mapababa ng 3/4 ang bilang ng namamatay sa panganganak mula 1990 hanggang 2015. Ang pagsagip sa buhay ng ina ay nangangahulugang pagbibigay ng pagkakataong makita ng anak ang kagandahan ng buhay. 34 ang bilang ng mga inang namatay sa panganganak sa Batangas na may 10 kaso sa Kabayanan at 24 naman mula sa Bukid. Tuwi ang nagtala ng pinakamaraming bilang ng inang namatay sa panganganak, kung saan sa loob ng 835 nanganak, 4 ang namatay. Mababa ang bilang ng mag-asawang gumagamit na contraceptive na may 25%. Pinaniniwala ang relihiyon ang dahilan kung bakit mababa ang resulta nito. Matibay ang hangarin ng probinsya na mapigilan ang paglaganap ng TB, malaria at HIV/AIDS. Hindi popular ang paggamit ng kondom sa Batangas na nagtala lamang ng 3% ng paggamit ng mag-asawang nagpaplano ng pamilya. Umabot sa 276 na kaso ng pagkamatay ang bunga ng pulmonary tuberculosis sa buong probinsya o 18 namamatay sa kada 100,000 populasyon. Nagtala ang Tingloy, Agoncillo at Lian ng pinakamataas na bilang ng namatay sa TB. Ang mga munisipyong may mababang tala ng namatay sa TB ay Rosario, Cuenca at Mataas na Kahoy. Isa sa mga daan tungo sa pagsugpo sa kahirapan ang pagpapahusay ng environmental sustainability ng probinsya. Mataas ang proporsyon ng sambahayang may makukuhang malinis na tubig na maiinom na nasa 74%. Ang Lubo, Tingloy, Taysan, Laurel at Nasugbu ang 5 munisipyong may mataas na proporsyon ng sambahayang walang makukunang malinis na tubig na maiinom. Nasa 71% ng sambahayan ang may magagamit na malinis na palikuran, higit na mababa sa datos ng rehiyon na 72%. Ang mga munisipyo ng Tingloy, Lemery at Tuwi ang may pinakamataas na proporsyon ng sambahayang walang magagamit na malinis na palikuran. Ang lokasyon ng mga munisipyong ito ay magbibigay ng pahiwatig sa dahilan ng mababang resulta ng mga munisipyong nabanggit. Mas mataas ang proporsyon ng sambahayang nasa bukid kaysa Kabayanan na nakatira sa barong-barong. Ang mga barangay na nasa tabing lawa o tabing dagat sa Balete at Lian ang may pinakamataas na bilang ng sambahayang nakatira sa barong-barong. Samantala, ang Mataas na Kahoy na isa sa mga munisipyong may mababang bilang ng mga squatter ay may mataas na bilang naman ng mga sambahayang nakatira sa barong-barong. 2.62% ng kabuuang bilang ng sambahayan ng probinsya ay kabilang sa mga squatter. Nasa Malvar ang may pinakamataas na proporsyon ng bilang ng sambahayang squatter, sinundan naman ito ng Laurel at Nasugbu. Dahil sa pagtaas ng pangangailangan sa makabagong teknolohiyang pangkomunikasyon, pinilit ng pamahalaang panlalawigan sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor na mapalawak ang pagkakaroon ng mga linya ng telepono at maparami ang gumagamit ng cellphone. May 10% ng sambahayan ang naiulat na may linya ng telepono, 65% ang may cellphone at 16% ang may computer sa bahay. Nanguna sa pinakamaraming sambahayang may telepono ang mga munisipyo ng San Pascual, Bawan at Mataas na Kahoy. Ang mga munisipyo ng Taysan, Tingloy at Calataga naman ang may pinakamababang proporsyon ng sambahayang may linya ng telepono. Ang mga munisipyong may pinakamataas na proporsyon ng sambahayang may cellphone ay Mataas na Kahoy, Mabini at Bawan. Ang mga munisipyo naman ng Rosario, Tingloy at Lubo ay nagtala ng pinakamababang proporsyon ng mga gumagamit ng cellphone. Ang proporsyon ng sambahayang may computer sa bahay ay 16%. San Pascual, Bawan at Santo Tomas ay nagtala ng pinakamataas na proporsyon ng sambahayang may computer. Samantala, ang Tingloy, Calatagan at Rosario naman ang nagtala ng pinakamababang proporsyon ng sambahayang may computer. Dahil sa nakalap na datos mula sa CBMS, maaari ng pagtuunan ng pansin ng pamahalaang panglalawigan ang pagpapatibay pa ng mga kasalukuyang programa at maibaling ang pansin sa mga suliraning nararapat na unahing tugunan. Upang mapababa pa ang antas ng kahirapan sa probinsya,
Layunin ng programang pang-agrikultura na tulungan pangunahin na ang mga magsasaka, mga komunidad na nasa industriya ng manukan at babuyan at pagsusuplay ng produkto. Sa kabila ng mataas na antas ng paghahanap buhay sa Batangas, kapansin-pansin pa rin ang mataas na insidente ng kahirapan dito. Ang kakulangan ng hanap buhay at di sapat na kita ay nakadaragdag sa kahirapan. Ang mga sumusunod na programa ay inaasahang makapagbibigay ng trabaho sa mga Batanggenyo at matutugunan ang suliranin ng kahirapan tulad ng pagkakaroon ng kooperatiba, livelihood development program, tourism development program, at public employment program. Para sa edukasyon, kahit natukoy na ang mga hindi nakatapos at mga out-of-school youth, kulang ang programang tutulong ng direkta sa mga ito. Kulang din ang pondo para sa implementasyon ng mga proyektong pang out-of-school youth. Bukod dito, ang bumababang interes ng mga bata sa pagbabasa na dulot ng paglaganap ng computer at electronic games ay dapat ding matugunan. Sa kasalukuyang mataas na resulta ng pagkakaroon ng malinis na tubig na maiinom at malinis na palikuran, nakamit na ng Batangas ang target para sa 2015. Ang hamon ngayon sa pamahalaan ay nakasalalay sa implementasyon ng patuloy na konstruksyon at pagpapanatili ng malinis na tubig at pasilidad sa mga apektadong barangay. Bukod dito, ang educational campaign drive tungkol sa kahalagahan at benepisyo ng pagkakaroon ng malinis na tubig na maiinom at palikuran ay hindi lamang para sa isyong pangkalusugan, kundi maging sa pangkalikasang kagalingan na rin. Kaugnay ng pangangalaga sa kalikasan, hamon sa probinsya na matugunan ng mga sumusunod. Implementasyon ng programang mangangalaga sa mga squatter, magkaroon ng lugar para sa relokasyon, at mahikayat silang mamuhay ng mapayapa at permanente sa mga relokasyong pinaglipatan sa kanila. Pagpapatibay ng patakaran tungkol sa pangangalaga sa yamang dagat, ecological system at biodiversity. Pangangalaga at pagpapalaganap ng flora at fauna na makatutulong na maisulong ang ecotourism ng probinsya. At panghuli, mahigpit na pagpapataw ng kaukulang multa sa mga lumalabag sa batas at regulasyon kaugnay ng pangangalagang pangkalikasan. Sa ngayon, mas madali na ang direksyon ng pagpaplano at pagbalangkas ng mga programa. Mas madali na rin ang pangangasiwa sa pagtugon sa hamon ng 2015 Millennium Development Goals. At ang hangarin tungo sa mas maunlad na Batangas ay mabilis nang makakamtan. By obtaining an updated, verifiable, and accurate data on the poverty situation in our province. And we have done this already. We are one of the few provinces who have accomplished this. We have conducted a CPMS approach. Because of the data that this system has generated, our administration was able to identify and formulate programs of action that will appropriately, specifically, and effectively address the priority and actual needs in every affected and identified sector and locality in these municipalities na lumabas po sa ating CPMS. We know where to focus our resources. And with appropriate response, we are going to adopt this to address them with more concrete results. Sa maganda nating nag-iing ito, sana po'y pagpalain tayo at tulungan tayo ng ating buong Panginoon Diyos. Again, to each and everyone, maraming salamat po at mabuhay po ang lalawigan ng Batangas.